Kumusta mga kapatid at welcome sa ating palatuntunan sa YouTube live. So matagal kami nagsimula sapagkat may ina-adjust pa yung mga kasama namin sa technical department. Kasama ko ngayon si Brad Tata Rosal upang talakayin natin. Una, ito ang takbo ng ating discussion. Tatalakayin muna namin yung issue na ating dapat talakayin at lilinawin at itutuwid tungkol sa ayon sa kanila. Totoo ba na ang Biblia ay may mga salungatan o kontrahan? Alin po ba ang nauna? Ang Biblia o ang Iglesia? At ano po ba, ayon sa mga balik Islam, ang ikinamatay ni Judas? Dahil ayon sa San Mateo Kapitulo 27, talatang 5, siya ay nagbigti. Ngunit sa gawa ng mga apostol, Kapitulo 1, versikulo 18, siya ay nahulog na patiwarek at pumutok ang kanyang bituka, ang kanyang tiyan, lumabas ang kanyang mga bituka. Kaya ayon kay Ustad Amas Barcelo ng Balik Islam, ano po ba ang ikinamatay ni Judas? Siya ba'y nagbigti o siya ba'y lumunok ng granada na pumutok umano ang tiyan niya? Okay, tatalakayin at lilinawin natin niya. At pagkatapos, babasahin natin ang mga pumasok na mga komento at sagutin natin yung mga katanungan sa mga pumasok na komento sa ating comment section, no? So, simulan natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo. At pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at gayoy mapamanibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, nasa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuturuan mo ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo sa pamamagitan din ng Espiritu Santo at ibigin namin kung ano ang wasto at katarungan at sa tuwin ay magalak sa kaniyang pagkilos na nagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid na nagsunod sa atin. Maraming salamat po. Aba, si kapatid na Yusol, palaging nanonood, nag-donate siya ng $20 sa ating... Ano yan, ha? No, salamat po sa support na ng ating kapatid. Ngayon, siya po'y nag-request sa atin na kung maaari yung super chat umano, sapagkat hindi ako marunong paano yun, pinag-aralan ko kasi paano talaga natin ma-activate ang super chat. O ngayon, na-activate na, salamat po sa ating kapatid na si kapatid na Yosol na pumasok ngayon at nag-donate siya ng sa pamamagitan ng ating super chat, $20. Oh, salamat po, mga kapatid, para sa evangelization. At maliban sa evangelization ay sinagawa natin sa social media, kami po na mga kaanib sa Society of St. Vincent de Paul, Vincentian, meron kaming sa cathedral, araw-araw na feeding program. Araw-araw na feeding program sa labas ng katedral namin dito sa Osamis. Meron kaming nahinto lang ngayong COVID, no? Yung every Friday na pagpunta natin sa
City Reformatory Jail upang magbigay ng katekismo at magbigay ng snacks para sa ating mga kapatid na bilanggo, no? At meron kaming mga naka-schedule din na mga katekism kasama ni Dr. Ditching. O si Every Wednesday yun, oh, at doon naman sa San Lorenzo Ruiz Pari sa Katedral at sa St. Vincent de Paul. Oh, meron ba yun sa Clarín? Yung sa Clarín, halos buong barangay, no? Si Archbishop Martin Humuwad ang nagmisa nang natapos na ang aming activities. Ilang buwan yun. Meron din sa pamamagitan ni Brad Roley Bangus na ipinamigay na bigas sa ating mga kapatid na sumali sa naturang Bible study. So, mamaya, babasahin namin. Una, pasalamatan ko si kapatid na Yosol sa kaniyang donation para sa evangelization natin sa pamamagitan ng Super Chat. Salamat po. Okay. Matapos ang talakayan ng yung mga pumasok nating mga kapatid sa ating Super Chat ngayon, no? Una, tatalakayin po natin. Ito ang karaniwan nating marinig sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa mga relihiyong nagsusulputan na ngayon. Alin po ba ang nauna? Alin po ba ang nauna? Ang Biblia o ang Iglesia? Sigurado ang tumatalikting na sagot ng mga sulpot na mga ngaral, natural ang Biblia ang una. Yan, katulad lang yun ng tanong mga kapatid, alin ang nauna? Yun bang bahay o yung karpintero na gumawa sa bahay? Pero meron silang... Acknowledge ko rin, Brad Tata, si kapatid na Jason Santa Juana na nag-donate sa atin ng $2 sa pamamagitan ng Super Chat natin. Salamat po, kapatid, no? Sa ating mga kapatid, lalo na sa mga kapatid natin nanonood sa OFW sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta. Okay, Brata, yun ang palagi nilang inuulit-ulit na nauna umano ang Biblia, at sumunod ang Iglesia. Aba, baliktad talaga ng katotohanan yan. Sapagkat ang totoo mga kapatid, yung Biblia ay produkto ng tunay na Iglesia. Ngunit ang mga nagsusulputan na Iglesia ay produkto sa maling interpretasyon ng Biblia. Bata? Yung mga sulput, Brother Wendell, tinatawag nating sikta, ang kanilang ama ay si Martin Luther. Para sa kanila, una ang Biblia kaysa Iglesia. Para sa kanila, ang ilang gagamitin, Brother Wendell, parang mainsi sila na una ang Biblia kaysa Iglesia. Sa tayong si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, papasok sa sinagoga ayon sa sulat ni San Lucas, Evangelist na Lucas, Kapitulo 4, Versikulo 18, Brother Wendell, sa tuwing si Jesus, ang ating Panginoon, pumapasok sa sinagoga, inaabutan siya ng sulat ni Propeta Isaias, Brother Wendell, sa Lucas, Kapitulo 4, 18, o binabasa sa ating Panginoon ang sulat ni Propeta Isaias. Ang tanong sa kanila, nandiyan na ang sulat ni Propeta Isaias at ang ating Panginoon hindi pa nakatatag ng Iglesia. Kailan ba naisulat ni Propeta Isaias ang kanyang sulat sa Isaias? Naisulat ni Propeta Isaias noong 732 BC. So, ang tanong, nandiyan na ang sulat ni Propeta Isaias 732 BC, wala pa ang ating Panginoon nagtatag ng kanyang Iglesia. Yes, brother, no? Brother Wendell. Okay. Isa pang gamitin nila, Brother Wendell. No. Ang sulat ni San Mateo, Apostol Mateo,
Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 10. Tinutukso ang ating Panginoon ni Satanas. Ginamit ang balaang kasulatan o banal na kasulatan, Brother Rendel. So ginamit ni Satanas ang banal na kasulatan. Biblia na yun, sapagkat gumamit ng banal na kasulatan si Satanas. Aba, iyon ay banal na kasulatan. Hindi ibig sabihin, yung gulong ng sasakyan, sapagkat siya'y gulong, parte ng sasakyan, ang gulong ng sasakyan, tatawagin mo na ng sasakyan. Okay. Parte lang yon ng sasakyan. So, pero, yung ginagamit ni Satanas ng tinukso niya ang Panginoon, parte lang yon sa kasulatan. Parte lang yon sa kasulatan. Pero sandali muna, Brad Tata, i-acknowledge ko, maraming salamat po si kapatid na Yosol na nagdo-donate na $20 sa pamamagitan ng Super Chat, at si kapatid na Jason Santawana na nagdo-donate ng $2 at dinagdagan niya ng $8, $10 na, at may pumasok naman na si kapatid na Loreto Atoble na $10 sa ito po ay para sa evangelization sapagkat yung mga nagsusulputan, sabi nila, pinipirahan na yun sa pamamagitan ng YouTube. Ginamit namin ang YouTube sa evangelization sapagkat yung mga nagsusulputan na mga ministry, ginagamit din nila ang social media. Pero yung evangelization namin ng mga biyensensyan, meron tayong feeding program sa ating mga kapatid na street children at mga tricycle drivers sa pamamagitan ng kay Dr. Dino De Ching at sa ating apostolate na Vincentian, at meron tayong pagbigay ng mga snacks at katikisim sa mga bilanggo, no? Okay, maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagsunod ngayon. Brata, sige, patuloy mo. May isang pastor, Brother Wendell, nakalive sa FB, mayroong nagtanong sa kanya ng isang tagapanood sa kanyang pag-live sa FB. Ang tanong, alin ang nauna? Ang Biblia o ang Iglesia? Ang sagot ng isang pastor, Brother Wendell, ginamit niya ang talata o ang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ang ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, ikalawang sulat, Kapitulo Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 16, Brother Wendell, ito ang nakasulat. Lahat ng kasulatan ay sa Diyos galing at napapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa kabanalan upang maging ganap ang lingkod ng Diyos at handa sa lahat ng mabuting gawain. So, sabi ng isang pastor, Brother Wendell, wala pang Katoliko yun. Wala pang nagtatag si ang ating Panginoon ng isang iglesia, pero mayroon ng buong kasulatan base sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, Brother Wendell. O, yung kasulatan na binanggit niyan, ay hindi yun ang buong Biblia. Sapagkat wala pa, hindi pa na-compile ang buong Biblia. Yung mga kasulatan noon, yung mga secret manuscripts, ay parte lang yun. No? Parte lang yun ng Biblia, at ito'y nabuo, ganap na nabuo sa pamamagitan ng konsilyo ng simbahang Katoliko. At sino man naghati nito ng chapters and verses ay sa pamamagitan nila ni Cardinal Hugo de Santo Caro. At unang Biblia ng mga sulpot na sekta, yung tinatawag na King James Version 1611. Pero mga kapatid, alam niyo ba, yung King James Version ng mga Protestante 1611, 1611, yun ay tulad ng Biblia ng mga Katoliko, 72 books, no? Sapagkat yung aklat na pinaniniwalaan nila, yung anim na aklat na tinatawag nilang apocryphal books na sa atin ay Deuterocanon, ito'y tinatawag nila na apocryphal books sapagkat ito'y nakasulat sa Greek language. Na-Hellenize na kasi ang mga Hudyo noon nang naisulat na turang mga aklat, at ang
batayan nila at dapat ang lumang tipan ay nasulat sa Hebreo. Yung sinasabi ng Diyos sa Hebreo, Amar Yahweh Elohim Israel lemur kitan leka et kalhab di barim aser di balte el larka el sefer. Yung sefer, aklat, aklat yun, hindi pa yun tinatawag na Bible. No, sapagkat hindi pa nabuo ang Biblia. Ang Biblia ay nabuo at nagiging printed Bible ito. Nagganap na nabuo na translate from Hebreo to Greek hanggang Latin sa taong 405 Anno Domini. Sa Council sa Rome, sa Roma, sa pamamagitan ng special official council sa Rome. No. Okay. So, ngayon, ang totoong iglesia, produkto niya ang Biblia. Kaya nga, ayon sa mapasa na natin sa aklat na ang may akda ay isang pastor protestante, ang pamagat Roman Catholicism by Loren Bettner sa pahina 102 nakasulat sa naturang aklat. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Okay, balikan muna natin. Sapagkat yung King James Version ng mga protestante, tulad sa 1611, tulad yon ng simbahang katoliko, 72 books. Bakit? Dalawang uri kasi ang King James Version. May King James Version hanggang ngayon. May King James Version na produkto sa 1611, 72 books na natinig, 72 books, mabili niyo yan online. Ano? With apocryphal. Yun ang King James Version. At meron din King James Version na 66 books lang. Iyon ay produkto sa British Foreign Bible Society noong taong 1827. Kaya magtanong tayo, alin po ang tunay na King James Version na ginagamit ng mga sulpot na relihiyon? Iyon bang 1611 na 72 books? O iyon bang 1827 na 66? At alam niyo ba ang numero size, numero ng demonyo yon? Kulang size ang kulang, Brother Rendon. Mm-hmm. Ang 1611 yun ang authorized King James Version. Hindi yun Biblia ng mga sulpot, Brother Rendon. Official yun na Biblia sa Church of England. Oo. Through King Henry. Pero kinopya ng mga sulpot. Sapagkat wala silang sarili, kahit Iglesia ni Cristo, kahit itong si Eliseo Soriano, namimili lang yun, ng Bible. Mas mabuti pa ng kapatid natin Islam, kaya meron silang Holy Book o Quran. No, yung tinatawag nila na Quran. Iba't ibang mga sulpot ng mga sikta, namali, namili lang yun ang Biblia. Oh, yun din ang palaging propaganda ng mga balik Islam, na ito sa Quran namin, wala kayong, sapagkat ang nakasulat nito ay Arabic, wala kayong mabasa na kontradiksyon sa Arabic language. Sapagkat ito ay banal, hindi po yun totoo. Sapagkat kung tingnan natin ang karilang Quran, yung tinatawag na Sabians, inayon sa Arabic. Pero ang nakasulat sa kanilang Quran, inna lasina wal hasad lasado asina, ay nakasulat ay Sabiina. Sabiina. Sa iba namang talata, ang Sabiina, ang translation ay Sabiona. Kaya, alin ang totoo? Sabiin na o sabiin na? Okay. Ang magkasalungat na sabiin eh. So balikan natin ang kanilang King James Version, nauna, totoo, nauna sa kanila. Sapagkat 1611 ang King James Version. 1827 yung kinuha na ang apocryphal books. Ngunit, ang Iglesia ni Cristo na total 1914. Kung basihan natin, Brother Wendell, kailan man naipanganak si Martin Luther ang ama ng ating mga sulpot ng mga protestante? Ipinanganak si Martin Luther noong 1843. So, wala lang. Hindi pa ipinanganak si Martin Luther. Meron ng marami ng mga edisyon na Catholic Bible, Brother Wendell. Noong na invento ni Johann Gutenberg, isa ka German, Brother Wendell, noong 1455, invento ni Johann Gutenberg ang printing press. Then, meron ang unang printed Bible noong 1466. Then,
mayroong dalawang Italian versions, 1471, first Flemish edition 1477, Catalan Spanish edition 1478, the first printed edition in Foles was made in 1516, and the earliest English edition translation printed in 1525. Mm-hmm. So meaning, Brother Rindel, hindi pa naipanganak si Martin Luther ang ama ng mga Protestantismo, marami ng mga Bibliyang Katoliko na iba't-ibang mga edition, Brother Rindel. Mm-hmm. Dito totoo yung mga propaganda ng mga pastor na pinabawalan kayo sa pagbasa ng Biblia. Hindi yung totoo, mga kapatid, sapagkat si Saint Jerome sabi niya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Propaganda lang yun ng mga kapatid natin. Ngayon, nasagot na natin na ang una ay ang totoong iglesia at ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Ngunit, yung mga sinasabi ng mga solpot ng mga sektang itinatag lamang ang tao na una ang Biblia, totoo ang kanilang sinabi. Sapagkat sila'y namimili ng Biblia at ang kanilang mga nagsusolpotang sekta ay resulta sa maling interpretation sa Biblia. Halimbawa, Brother Rindel, ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo noong July 27 and 14, ginagamit nila ang Roman 16:16. Ang tanong, kailan ba naisulat ni San Pablo ang Roman 16:16? Noong 56 AD. Hindi pa na ipanganak ang si Felix Manalo noon. Lalo na ang kaniyang anong tawag sa Tagalog. Lalo na yung mga gumagamit sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, ang dami nila, binasa ko kahapon, kung ilang grupo ang gumagamit sa pangalan Church of Christ, Iglesia, at dinagdagan pa sa grupong kinaaniban noon ni Elisio Soriano na galing sa Iglesia ni Cristo, 1940, humihiwalay sapagkat nag-away sila ni Felix Manalo, yung mga ministro na yon, nagtatag at kinuha ang kanilang pangalan sa 1 Timoteo Kapitulo 3, Versikulo 15, ang Iglesia sa Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Okay. Bago, merong mga pumasok na katanungan kahapon sa live natin, lalo na kay, sigurado akong kasabi ito kay Ingkong, no? Ingkong? O, si kapatid na Edmundo Sabubo. Ang dami niya mga komentaryong pumasok at isa na sa komentaryo na kanyang pumasok, ito, punta ka sa correctional bilangguan. Ito ang iyong palaging ginagawa, no? Yung jail ministry. Punta ka sa correctional na bilangguan, bilangin mo yung preso doon kung paano kakapal ang nakulong ng mga Katoliko doon, kung paano naligaw ang kanilang mga kaluluwa dahil sa mga pangangaral niyo. O, nakulong umano ang ating mga kapatid sa City Reformatore Jail sapagkat naligaw sila sa ating pangangaral. Maling-mali po yun, kapatid. Bakit? Yung palaging ginagamit ng Iglesia ni Cristo na ang aklat ay ang pamagat, yung Faith of Our Fathers, pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 30, paborito nila, nalulungkot kaming ipagdapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapuponan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na maraming sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Malinaw ang sinasabi. Sila'y, sino mang nagkasala, hindi dahil sila'y mga Katoliko. Nagkasala dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahan Katoliko. Okay. Yun ba ang batayan ni kapatid na Sabubo? Sabubo. Edmundo Sabubo. Yun ba ang batayan? Hindi mo ba alam na mayroong mga nagkasala, hindi nakulong? Sila pa'y
pinuno ng iglesia, bakit hindi nakulong? Itong Macbo sa Brazil, si Ingkong. Si Ingkong? Oo, tumakbo sa Brazil. Eh, bakit tumakbo sa Brazil si Ingkong? Sabagkat may utak talaga si Ingkong, no? Walang kasunduan ang Pilipinas at ang Brazil na yung mga may kaso pauwiin dito sa Pilipinas. Kaya nasa Brazil si Ingkong ngayon. So okay, leader pa ng naturang sikta at yung palagi nilang itinuturo dapat nakasulat sa Biblia, pero malinaw yung pinakinig natin kasama ni Father Darwin, ang sabi ni Soriano, hindi naman lahat litra po litra mababasa sa Biblia. Di ba? Malinaw ang sinasabi ni Soriano, hindi lahat litra po litra mabasa sa Biblia. Pero bakit? Pag magtanong kayo o tumaligsa kayo simbahan Katoliko, ang hanapin niyo letra po letra, lalo na yung purgatorio. Sagutin natin yung tungkol sa purgatorio sapagkat meron din nagtanong tungkol niyan. Letra po letra ang kanilang hanap, no? Okay. Basahin natin letra po letra. Pero may aral naman si Soriano na hindi letra po letra. May aral siya na hindi letra po letra. Anong aral niya? Yung sabi niya sa kaniyang mga kaanib, drink your own juice. Inumin mo ang ihi mo. Saan ba yan mabasa? Opo. Balita si Marlene. Saan ba yan mabasa, mga kapatid? No? Na... Okay. Sandali muna, ha? Mag-stop muna kami sa live sapagkat... Okay, sandali lang mga kapatid, mag-stop muna kami sa live sapagkat ang aming kasama dito sa FM, magbalita muna, ha? Balita muna. Standby muna. Kita po na tayo mga kapatid, kung mayroong pagkurang kapatid. Inailang. Inailang. Sandali lang muna mga kapatid, ha? Dunggan ngayon. Tapusin muna namin itong news sa aming kapatid at okay, sandali muna mga kapatid, ha? Magbalita muna, ang dami ng mga pumasok sa ngayon na mga nagkukomento at mga nagtatanong. Sabi ng isa, huwag niyong angkinin. Mensahe yan ng Diyos. Huwag niyong angkinin. Sino bang angkin? Ikaw? So, kaya nga, dapat ninyong tingnan ang history, hindi yung history. Okay, maya ha, standby muna. COVID-19 testing packages. Kalabot ni ini naduda si Jelon
na posibleng adunay grupo sa Lord sa PhilHealth na adunay umpa sa pagmahal sa presyo sa mga test kits. Una na ipahayag si Senador na tubagon sa PhilHealth ang presyo na 8,150 per test. Apan kini increase sa presyo gikan sa napalit sa private sector, lakip na ang Philippine Red Cross na minimo og samang test sa 3,500 lamang. Ipasabot usab niini nga bisan wala niya nihatagan konklusyon ang kamaturan gituyo nga pataasan ang presyo sa COVID-19 testing packages. Makita nga dunay prima facie sa ebidensya kalabot sa inaasing irregularidad. Mayang duman nga minipinsa sa PhilHealth President o Chief Executive Officer Ricardo Morales nga ang 8,150 price tag para lang sa test kits na napalit ni atong Marso kung diin limitado ang supply niini. Mauka to ang balita sa alas 10 sa pagkanato sa DXTV. Sa ngalan sa atong news writer, Rodrigo Nabong Gregorio, kini si Marilyn Turiba. Dagang salamat. Okay, so into camp muna kami ni Brad Tata sapagkat nagbalita yung kasama namin si Marlon Turiba. So patuloy po tayo. Pumasok si, mamaya na babasahin natin yung iba, no? Acknowledge lang natin si kapatid na Pula Angelo Sinugat sa Kutos TV na pumasok sa atin. Okay. Patuloy tayo. Sabi niya, huwag niyong angkinin. Huwag niyong angkinin. Merong isa, no? Merong isa. Salita yun ng Diyos. Oh, salita yun ng Diyos. Yes. May kasabihan, Brother Wendell. Verba volant script tamanan. Hmm. Ano yun sa sabi nila, palagi kayong gumagamit ng Latin. Hindi nyo na nauno ng mga miyembro ang Latin. Yun ang sabi ng mga kapatid na rin. Okay. Dahil ang Biblia, yun ang history. Kaya nga, matatakot at takot talaga ang mga pastor na gumagamit ng history. Bakit takot sila na gumagamit ng history? Dahil mabubuko sila, mga kapatid. No? Kaya takot sila ng history. Mabubuko kasi sila. Okay. Patuloy natin ang ating mga pagtalakay nito. Yung mga balik Islam, punta muna tayo sa isa sa mga propaganda ni kapatid na Ustaz Ahmad Barcelo ng balik Islam. Sabi niya, may mga kontrahan sa Biblia. At yun, umano, ang batayan ng Biblia ay hindi salita ng Diyos. Sapagkat, ayon sa kanya, tingnan niyo ang Mateo Kapitulo 27, versikulo 5. At kaniyang ibinulaksak sa sangtuwaryo ang mga putol na pila at umalis at siya'y yumaon at nagbigti. So sa San Mateo Kapitulo 27 versikulo 5, si Judas ay nagbigti. Ngunit sa Gawa ng mga Apostol Kapitulo 1 versikulo 18, kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kaniyang katampalasan at sa at pagpapatihulo ng patiwarak ay pumutok. Pumutok ang kaniyang tiyan at lumabas ang kaniyang bituka. Kaya sabi ng mga banayad Islam, kung totoo na ang Biblia ay kinasihan na salita ng Diyos, bakit may kontrahan? So mga kapatid, walang kontrahan sa naturang mga talata. Ang kontrahan, yun lang nasa isipan nila sapagkat sila hindi nakaintindi. Bakit po walang kontrahan sa naturang mga talata? Ang Mateo Kapitulo 27, versikulo 5, mga kapatid, tumutukoy ito kung paano nagpakamatay si Judas sa pamamagitan ng pagbigti. Samantalang, ang Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 1, versikulo 18, ay nagbibigay dagdag ng detalye kung ano ang nangyari ni Judas habang nanatiling nakabigti sa ilang araw, habang naagnas na ang kaniyang nakabigting bangkay. Bakit po nakaagnas? Sapagkat hindi lihim ng kaalaman ng lahat na batay sa kaugalian ng mga
Hudyo, no? Bawal ang paghawak sa bangkay, lalo na kung malapit na ang kanilang araw ng pagpapahinga. Bawal yan, no? Kaya, nanatiling nakabigti sa ilang araw hanggang naugdas ang kanyang bangkay. At ayon sa biblical commentary, lumakas ang hangin kaya siya'y nahulog na patiwari. At dahil ang kanyang katawan ay naagnas na, kaya pumutok ang tiyan, lumabas ang bituka. Iyon ang komentary sa mga scholars. Walang contradiction. So walang contradiction, walang contradiction. Pero ginagamit yan ng mga balik Islam. Sa susunod, itatalakay natin yung trick nila, no? Na totoo ba talaga ang nakasulat sa Biblia? Maniniwala po ba kayo sa nakasulat ito? Kung totoo ito na salita ng Diyos at pahayag na Yesu Cristo ay nakasulat sa San Marcos Kapitulo 16, versikulo 17, ang sino mang sumasampalataya sa akin kapag uminom siya ng lason, hindi siya malalason. Kaya sabi nila, may dala akong lason, patunayan mo na totoo ang sabi ng Biblia niyo. At kung hindi ka malason, yayakap ako sa pagiging Katoliko. So, sa susunod, tatalakayin natin yan. Blatata. Blatata. Maraming salamat, Brother Rindel, sa lahat ng tagapanood. Magandang umaga o magandang gabi o magandang araw sa lahat ng dako ng mundo. Ayan, nakasubaybay sa YouTube channel ni Brother Rindel at saka sa IP live natin, Brother Rindel. Ang dami ng mga nagsulputan ng mga nagko-comment. Salamat, Brother Rindel. Okay. Now, sagutin muna natin bago tayo magbasa sa mga pumasok na comment. Itong sabi kasi ni Edmundo Sabubo, naunang tinalakay natin kanina, pero nahinto lang sapagkat yung kasama natin ay nagbabalita sa FM natin. Sabi niya, punta ka sa correctional City Reformatory. So, ikaw ang na-assign dyan dito sa Osamis na halos every Friday, no? Ang lektura natin diyan at magbigay ng mga snacks sa ating mga kapatid sa City Reformatory dyan. Sabi niya, punta ka sa correctional. Bilangin mo yung mga preso doon kung gaano kakapal ang nakulong ng mga Katoliko. Sabi niya, kung paano naligaw ang kanilang mga kaluluwa dahil sa pangangaral niyo. Ayun. Pero sinagot na natin 'yon. Pero batay sa ating experience, Brother Rindel, kakatlong taon na po tayo sa City Reformatory Jail dito sa Samis. Sa panahon ni Jail Warden kalimutan ko po ang kanyang pangalan, pero isang born again, Brother Rindel, Judy Labis, si Jail Warden Labis. Sa tuwing Friday po ako maghatid ng mga katikisim para sa ating mga binilanggo, one time, naka-audyensya sa ating Brother Rindel, niyang nirequest sa mga binilanggo, tatalakayin natin yung Holy Rosary. E noon, month of Holy Rosary, so buwan ng October. Mm-hmm. First time po yung warden na born again nga nag-udyen sa akin, nga nagtalakay po ako ng paano sa Tagalog, Brother Rindel, ang pinaka ano sa ang rosary. Mm. Bakit tayo magro-rosaryo? Paano ka-importante ang pagdadasal natin ng pag-rosaryo? Natatakot po ako, Brother Rindel, pagkatapos para sa akin, hintuin po ako niya ng katikisim sa mga binilanggo niya tuwing Biyernes. Pero bigla akong sabi niya, nagpasalamat siya sa akin, Brother Rindel. Kaya sabi niya, bilang siyang isang born again, pero nakita niya sa tuwing
dandon ako magtalakay maghatid ng mga doktrina ng Katoliko at yung talakay ng yung pagpang yan lahat natin mga doktrina ating tinalakay Brother Wendell. Sabi niya ang kanyang mga binilanggo Brother Wendell, ang kanyang mga inmates ay mga mababait na parang magrorosaryo na sila. Magrorosaryo na sila sa tuwing alas 6 ng hapon at sa alas 6 ng umaga. At mag 3 o'clock prayer pa sila Brother Wendell. Batay sa kanyang experience at kikita niya. Ang good news, mayroong bilanggo na nalipat na sa saan ba yun? At sapagkat nahatulan na siya, nalipat siya. Mayroong isang bilanggo, Brother Wendell, hinatulan ng 12 years. Oh. Niya. Nagkaservisyo na siya 7 taon dito sa... Dito sa City Reformatory. Oh. So mayroon na lang siya... So nakalipat, nilipat na siya sa... Davao. Davao siya nilipat. Lone, oh. So mayroon siyang servisyon doon na 5 taon. 5 taon. Pero sabi niya, bigla lang siyang napauwi dito sa umaga siya nag-uwi, no? So, pagkat siya'y ginawa din doon na taga-lecture. O, nakita kami isang araw, nakita kami sa public mall. Tinatawag ko niya. Tawag. Ano sa Tagalog, nagtawag siya sa akin. Tumawag siya sa iyo. At sinabi niya. Bakit tata? Kung, bakit? Nandito ka? Sa... Nagpasalamat siya sa akin, Brother Wendell. Kaya ang lahat ng narinig niya, narinig niya, yun din ang kanyang ginagamit sa paglektor. Mayroon silang weekly na recollection at sa pagkatapos mayroong sharing. Ginagamit niya ang natutunan niya sa akin sa tuwing Biyernes na hindi po siya nag-footnote, hindi siya nag-take note. Hindi po siya nag-take note. Ang hindi lang niya malalimutan sa aking mga sharing, may share ko sa kanila, yun ang ginagamit nila niya sa pagpa-share sa kasama ng bilanggo. Kaya nakatulong sa kanya, nakatulong sa kanya, at siya ay agad lumaya. Sinabihan siya, isang araw, sinabihan siya, pinatawag siya sa warden, ikayo na ang maglilecture sa kasama mong mga bilanggo. Ginawa siya ang maglilitsyo. At nakatulong sa kanya upang maaga siya magkalabas. So, yun ang isang taon lang ang sineservisyohan niya sa 5 taon na servisyohan niya bilang bilanggo doon sa Davao, naging isang taon na lang Brother Wendell nakalabas na siya sa bilangguan. Brother Wendell, okay. Yun ang ating experience batay sa testimony sa ministry natin sa prison ministry. Tinatawag natin na prison ministry, Brother Wendell. Okay, salamat po, Brad Tata. Mayroong resulta talaga. Matagal si Brad Tata. Noong mingi ko ng unawan na hindi po ako sanay magsalita ng Tagalog. Pero sinubukan namin talaga na mag-Tagalog sapagkat maraming nagre-request, no? Ang programa kasi namin dito sa radio station ay Cebuano. Kaya kahit makaintindi kami ng Tagalog, minsan maghahang itong isipan namin na lobang Tagalog nito. Okay, patuloy po tayo mga kapatid. No? Yung pahayag ni kapatid na Enbundo sa Bubo na kung tignan mo umano ang bilanggo, maraming mga preso. Yan ba ang batayan upang ang iglesia ay hindi natotoo? Sapagkat kahit ang mga apostol noon sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo ay nagkasala nang dinakip ang ating Panginoong Hesus Kristo, sila'y tumakbo. Iniwanan nila ang kanilang Panginoong Hesus Kristo. Ngunit ang Diyos ba'y umiwan sa kanilang totoong iglesia? Hindi. Sapagkat ang dahil, bakit merong iglesia? Merong iglesia dahil para ito sa mga taong makasalanan. Diba? Anong sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 12? Atin pong babasahin mga kapatid ang pahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo sa 12. Narinig sila ni Jesus at siya sumagot, hindi nangangailangan ng gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Sa 13, humayo kayo at unawain
ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Yun ang dahilan kung bakit merong iglesia. Totoo na, ang daming mga nagkasala, may mga nabilanggo. Pero ano po ba? Dahil ba sa turo ng simbahan? Hindi. Dahil hindi sila sumusunod sa aral ng simbahan. Pero bakit yun lang ang nakita mo? Hindi mo ba napansin na meron ding mga taong grabe ang kasalanan at sumusunod sa turo ng simbahan at yun ay nagdala sa kanila patungong daan ng kabanalan? Oh, iyon. Parang nabulag ang ating kapatid sa katotohanan yan. Ang iglesia kasi na itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo, ito'y mga merong mga makasalanan, meron ding mga banal. Tingnan po natin, basahin po natin San Mateo Kapitulo 22 versikulo 10. Ito ang ating mabasa. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan kasama masasama't mabuti at napuno ang mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. So, malinaw brad data na ang simbahan ito'y composed of masama at mabuti ayon sa talatang ito, no? At yung nakita ni kapatid na sa bubong, ang daming napreso. Sila po'y napreso dahil sa maling aral niyo. Mali. Bakit? Di kung kaanib ka ni Elisio Soriano, di po ba? Hindi nga siya napreso. Pero bakit hindi siya makapunta dito sa Pilipinas? Dahil sa kaso. Oh. If in the time of Jesus, Brother Renel, may Judas. Oh. Pero hindi... Ibig sabihin na tumigil na ang totoong iglesia dahil may kaanib na masasama. Ibibiliin ba natin si Jesus na siya ang nagpili ni Judas at siya ang nagtuturo na ni Judas siya ni Judas Iscariot? Okay. So, sa ngayon, sa pagkakataong ito, okay, meron pa pala, no? Isa sa mga kaanib ni Elisio Soriano, sabi niya, ginagamit ng ni Father Darwin at Brother Wendell na may mabasa sa purgatorio. Samantalang malinaw ang sinasabi ni kapatid Elisio Soriano, yung purgatorio hindi talaga yon mababasa sa Biblia. Nako, totoo nga ba na hindi mababasa ang purgatorio sa Biblia? Ano ko ba yung purgatorio? Linisan. Tingnan muna natin, basahin muna natin sa magandang balita, Biblia, sa Jeremias Kapitulo 2, versikulo 22. Ito ang ating mabasa. Kahit, hugas, no? Kahit maghugas ka pa at gumagamit ng pinakamatapang na sabon, mananatili pa rin ang mansa ng inyong kasalanan. So, ibig sabihin, mayroong paghugas pero may mansa ng kasalanan. Yung purgatorio ay isang lugar para sa paghugas ng kasalanan. Ang sabi dito, paghugas ng kasalanan. Ngayon, mabasa po ba sa Biblia, sa ibang salin, na ang paghugas na ito ay tinatawag na purgatory sapagkat ayon ni Elisio Soriano, hindi ulmano mabasa ang salitang purgatory sa Biblia. Ginagamit namin ang iba't ibang salin sa pagsagot sapagkat upang mapatunayan na maling-mali si Soriano. Bakit? Sa naturang talata kasi, kung ang ating gagamitin ay ang La Sacra Biblia, Lantico El Nuevo Testamento Giovanni Diodati 1576, sa Jeremiah chapter 2 verse 22 ang nakasulat ay ganito: Avignace toti lavi col netro edusi aterno ati asai erba
di purgatory, di panepore, ela tua. Iyong paglinis o paghugas ay tinatawag na purgatory. Ngayon, malinaw naman sabi ni Elisio Soriano na hindi lahat na mabasa sa Biblia letra for letra. Kaya, sinabi natin mga kapatid, kung ang kanilang aral ay langit lang at impyerno, ang nakasulat sa Pahayag Kapitulo 21-27, walang sino mang makapasok sa kaharian ng langit kahit siya merong napakakunting kasalanan. Kung gayon, na walang sino mang makapasok kahit yung mga taong may kunting kasalanan, maliit na kasalanan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa San Marcos Kapitulo 9:49 na may lugar na tinatawag na linisanan, no? Upang malinisan ang kasalanan. At ito'y tinatawag na kulungan ng mga espiritu ayon sa unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 19 na ang ating Panginoong Hesukristo'y pumunta sa kulungan ng mga espiritu. Ngayon, kung langit lang at impyerno ang kanilang pananampalataya, anong tawag nila? Nitong tinatawag na kulungan ng Espiritu Santo. Ayon kay Elisio Soriano, kulungan, huwag mo nang dagdagan. Tingnan natin ang mga biblical scholar sa anong tawag nila. Sa unang Timoteo, unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 19. Alos tales predico mucho tiempo el Espiritu. Por boca de Noé, la fabricación del arca, el padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. E purgatorio para ang tawag nito. Pero sa bilangguan, brother. Yung kulungan o bilangguan ng mga kaluluwa. No? Kaya hindi totoo yung sinabi niya na hindi mabasa sa Biblia ang purgatorio. Sa susunod, tatalakayin natin yan, punto por punto, mga kapatid. Sobra ta? Okay. Maraming salamat, Brother Rendel, saka sa lahat ng taga-panood sa ating live service at sa YouTube channel. Maraming salamat. Okay, acknowledge muna natin ang ating mga kapatid ngayon na pumasok. Ang dami na pala nila, no? Maayong buntag, Bro Rendel, galing kay kapatid na John Ryan Erebala. Brother Data, watching from Cavite. Oh, sa Cavite. Galing kay kapatid na Renato Sumpay. Amen. Galing kay kapatid na Mel Jerbal, watching from Parklin Jean Trias, Cavite. Galing kay kapatid na John Andre Soriano. Tanong lang po, ano pong libro ang ginagamit upang magiging Catholic faith defender po? Pwede po kayo magkakuan ng Catholic na apologetics sa online, kapatid. No? Marami sa online na Catholic apologetics. No? Okay. Ulitin ko, maraming salamat ni kapatid na Jason Santawana. Ang kapatid na Teresito Jor Bayang, good evening, Bro Wendell. Napanood ko kanina ang paninira ng isang media ng INC at pinipilit niya siraan ka dahil daw sa post mo noong nakapunta ka sa sentral ng INC na bumili ng libro doon. Oh, bakit? Bumili niya talaga kami. Ang tanong, bakit may ibinibinta sila mga aklat katoliko. Doon mismo. Sa resibo, Brother Rodney. Kamarji. Kamarji po to. Pero yung palaging tumulig sa natin, na hindi naman siya official o may pahintulot sa Iglesia ni Cristo, si kapatid na Cesar Sinepa, Sineta pala, may offer ako. Sapagkat ayon sa kaniya, naghihintay na ang buong mundo. Sige, kung gano'n, naghihintay na ang buong mundo. Tanggapin mo ba na gawin nating talakayan sa pamamagitan ng Zoom? No? Oh. Magpili ka ng paksa. Gawin nating talakayan. Patunayan mo na pinahuntulutan ka sa Iglesia ni Cristo. Gawin nating talakayan sapagkat nasa COVID quarantine pa tayo. Okay, Zoom na lang. No? Ano bang gusto mong paksa? Patunayan mo ba yung
kinaaniban mong sulpot na 1914 ang totoong iglesia, okay, patunayan mo na si Felix Manalo'y anghel. Anghel na walang langit. Yeah? Okay, patuloy tayo. Salamat po. Okay. Sunny Boy Batayula. Good morning, Brother Wendell. Ask ko lang, wala lagi ang live si Father Darwin. Inintay lang, sapagkat inaayos pa. Pati na yung may bagong studio niya. Salamat po, kapatid. Galing kay kapatid na Melger Bal. Produkto na lang ng simbahan ang Biblia. Yes, totoo yan. No? Ang Biblia, hindi pwede na ang una ay ang bahay. At susunod, yung mga gumagawa ng bahay. No? Panday. Oh, hindi yan pwede. Yeah, yan din ang Biblia. Una, ang totoong iglesia. At yung Biblia ay produkto sa totoong iglesia. Okay. At patuloy tayo. Galing kay kapatid na MSO. Maayong buntag, Brad Wendell, Brad Tata. God bless. Watching from Basilan. Uy, Basilan. Oh, salamat po, Basilan. Sa kagagaling lang natin sa Basilan, no? Ni Father Dudong, yung mga kasama natin, mga misyonaryong pare diyan sa Basilan. Okay. Si kapatid na Ernesto Cotan, Brother Wendell, good morning. God bless from Tacurong. Tacurong City. Tacurong, nadaanan natin to, brada, no? O, nang pumunta tayo sa Jinsan. Jinsan. Okay. Sa kapatid na Niel, Jamaica, palagi ito nagsubaybay sa atin. Alhambra, Brother Wendell, ayon po sa Bible, sino po yung mas nakakatakot? Yung mga bilanggo o yung mga disinti mananamit? Oh. Ayan nga, no? Sino po yung nakakatakot? Yung mga umiinom ng ehe na grabe ang side effect? Ha? Oh. Meron ba sa Biblia na inumin mo sa sariling Diyos mo, yung ehe? Oh, bakit? Eh, sinatoro yun eh. Oo. Oh, inumin mo yung sariling Diyos mo, yung ehe. Oh. Akala ko ba yung nakasulat lang sa Biblia ang dapat sundin? Pero may side effect talaga sapagkat bigla na... Side effect yan, brother. Ha? Ang side effect yun? Bigla na lang. May sira. Bigla na lang magtago. Okay. Akala ko ang side effect, may sira na naman. Kapatid na... Teriso, sila ang nag-edit doon, sigurado ako, at ipinalabas na ikaw ang nag-edit para maluko naman ang mga miyembro nila. Salamat, kapatid na Jason Santawana, salamat po sa donation, kapatid na No the Truth. Good morning, Bro Wendell. More power. Salamat po, kapatid na Melger Bal. Ang inabutan ni Kristo ay yung lumang tipan. Lumang tipan ba? Sapagkat yung nang ipahayag ng ating Panginoon. Hindi pala kumpal. Nang ipahayag niya na itatag ang kanyang iglesia, Aramaic ang kanyang lingwahe noon. Nang pinahayag niya sa... kay Apostol Pedro sa mga apostoles up in Amarnalag datu kepa well hadi kepa ebneliti. Dumaan pa ng ilang taon, isinulat yan from Aramaic to Greek. Kago diso ligo hoti su iye Petrus kay epetao te Petra o ikodomi su monte Iglesia. At lumipas ang ilang taon, iye from Greek, itranslate yan sa Latin. Et igudiko ni San Heronimo. Et igo di ko piato is Petros et superham petronam edificabo iglesia miam et portaen pirinon prebilabot adversus iam. At noon, sa panahon ni San Heronimo, wala pa yung chapters and verses. Ilan pang taon bago nalagyan ang chapter and verses, kaya ayaw ng mga protestante ang history sapagkat mabubuko sila. Kahit sa Biblia ng Protestante, yung salin, the Living Bible, Job chapter 8, verse 8, malinaw na kasulat, read the books of history and say. Okay. Kapatid na Loreto Doble, maraming salamat po sa donation. Kapatid na
Niel, Jamaica, Alhambra, wala naman nag-compile ng Bible kung wala ang simbahan. Nagsulat ng verses yung mga apostol tsaka yung compilation. Kapatid, salamat po. Kapatid na Saul Paul Anda. Good morning, Bro Wendell. God bless us all. Si kapatid na ito, Proverbs 27:6, sabi niya, ano ba yan? Inuuna pa ang pagbibilang ng donation kaysa pampangaral. Unang pumasok, in-acknowledge namin. No? In-acknowledge namin. Si Suryano nga. Huwag na lang maingit. Oh, si Suryano nga, diyan mismo sa kaniyang simbahan, nangangahinti pa ng mineral water. Sabi niya, meron naman akong binibintang mineral water. Dito na lang kayo bumili. Tulong niyo na lang yun sa simbahan. O, sa loob mismo ng simbahan. Okay. Kapatid na, Proverbs ang ginagamit niya rito. Sabi ng kapatid niya, mag-donate ka na. Okay. Galing kay kapatid na Ruel Baltonado. Good morning, Lord Wendell. Pagpalain kayo ng Diyos at sa paglalahad sa tamang aral, mamuhay mga CFD. Kapatid na Jerry Ponce Umandam, good EM Brad Wendell. Saang talata mabasa ang cross gahom sa Diyos? Aba, Cebuano siya yata ito ha. Cross gahom sa Diyos, sa Cebuano na Bible. Sasagutin ka kay Brad Tata. Okay, Brad Tata? O, saan mabasa yung cross, kapangyarihan ng Diyos, gahom sa Diyos? Iyon ang kanyang... Unang Korinto, kapitulo 1, versikulo 18. Hala kapatid, basa. Dali lang kapatid. Kay... Nangangailangan ka bang ayuda ng dagdag mata? Hindi lang. O, sige. Okay. Parang madagdagan yung parang malinaw ang ating paningin. Unang Korinto, kapitulo 1, versikulo 18. Para sa mga napapahamak ang pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan. Subalit para sa ating mga naliligtas, iyon ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, malinaw ha? Kaya nga pala, takot ang mga sulpot ng mga sekta sa cross, sapagkat ang cross pala ay kapangyarihan ng Diyos. No? Okay, so, nalis natin yung... Ang tanong nila sa kanila, Brother Rony, alin ba kapangyarihan ang cross na tao eh, o ang nandun sa cross? Okay, sasagutin natin yan mamaya, nalis muna natin. Ano ba... Yan, binasa na natin ito. Good AM, galing kay kapatid na Fred Munares. Good AM, Bro Wendell, watching from Imus, Cavite. God bless. Salamat po. Kapatid na Paul Angelo Sinugat. Ito po ang sabi ni kapatid na Paul. Good morning, Brother Wendell, Tata. God bless. Mga kapatid, magsama tayo dito. Brother Paul, asa susunod, tatawagin kita. Brother Paul. Brother Paul. Si Brother Elie. Roli din. Ang dami. Mas mabuti. Good evening. Watching from Georgia. Thank you for defending Catholic. Galing kay kapatid na Nika Buchanan. Hasil Mi Belga. Salamat ng Diyos, Brother Wendell. May natutunan na naman ako. Salamat. Ang dami pong nagkukomento, pero naubusan na tayo ng oras, no? Ang dami nila nagkukomento na pumasok. Pero i-acknowledge namin, hindi naman ma-erase itong ating chat, no? Sa super chat. Salamat talaga sa palaging pagsunod, pagsubaybay ninyo sa aming palatuntunan sa istasyon DXDD, mga kapatid. Okay. Sa ngalan na lamang ni Bertata na aking kasama ngayon, nandito rin ang ating mga kasama sa technical department, si Media Belia, yung kasama na rin. Anong si pangalan? Jan Phil. Duhay Lungsod. Si kapatid na Jan Phil Duhay Lungsod na 2 towns. Okay. So,
sa ngalan ng aming Arsobispo, Bishop Martin Humuan, na siya ang station manager, sa ngalan din ni Father Darrell Rosales, ang aming chief executive officer, sa mga kaparian sa lokal na simbahan, sa ating mga madre, sa mga consecrated persons, lalo na sa mga Lasal brothers na nandito sa lokal na simbahan, sa lahat ng mga kapatid natin na palaging nagsunod at nagsubaybay. Mga kapatid, hindi po layunin namin na masaktan ang damdamin ninuman. Ang banal na layunin namin ay upang mahatid ang katotohanan. Kasama ni Brad Tata Rosal. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Mother Mary, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father that all that we do and say, Mary, down to His good pleasure and glory. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Magandang araw sa inyo, Bantata. Magandang araw sa lahat, Brother Wendell. Maraming salamat. Pagpalain sana tayo ng may kapal. Mayroon pa tayo magkalisad-lisad eh.